Ang Liwayway ay isang magazine na naging saksi sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isinilang sa panahon na nagluwag ang sensura sa iba't ibang paraan ng pamamahayag sa ilalim ng rehimeng Amerikano. Taong 1922 nang inilathala ang Liwayway magazine. Nagsimula yung Liwayway bilang vision ng isang isa sa mga miyembro ng pamilya Roses, no, yung si Don Ramon Roses. Itong si Ramon Roses, he started photo news in 1922, kaya hindi naging successful. Yun ay dahil nasa English, Filipino, o Tagalog, English, Tagalog, tsaka Espanyol, no? Naisip niya na magtayo ng purely Tagalog magazine, which is yung Liwayway nga. Pinalaganap ng Liwayway ang mga akda na nasa wikang Filipino. Isa sa inilathala ng Liwayway ang Lola Basyang ni Severino Reyes na hanggang ngayon ay gustong-gusto ng madla at naisalin sa iba't ibang uri ng sining. Noong 1929, ipinakilala ng Liwayway si Kenkoy, isang karakter na nilikha ng manunulat at ilustrador na si Tony Velasquez. Matalino at isang fashionista si Kenkoy. Naging popular ang seryeng Mga Kabalbala ni Kenkoy dahil sa mga nakatutuwang kalokohan ni Kenkoy at ng kanyang mga kaibigan. Tinalakay ng serye ang iba't ibang pagbabago sa kultura na naranasan ng mga Pilipino. Halimbawa ay ang paghikayat ng mga Amerikanong magsalita ng Ingles na nauwi sa Carabao English. Hindi matatawaran ang libu-libong tumangkilik at nagbasa ng Liwayway na siyang naglathala ng mga isinulat nina Gregorio Coching, Fausto Galauran, Lazaro Francisco at Susana de Guzman. Ang mga paksa ay tungkol sa hindi naabot na pangarap, hindi magkasundong pamilya, prostitusyon at malaking pagitan ng mayaman at mahirap. Para lumawak pa ang maabot ng magazine sa buong Pilipinas, naglathala si Don Ramon Roses ng mga kapatid ng Liwayway sa iba't ibang wika. Ang Magazine Bisaya noong 1932, ang Hiligay noon noong 1934, ang Bicol noon noong 1935, at Banawag noong 1940. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, itinampok ng mga nobelista ng Liwayway ang mga kalunos-lunos na pangyayaring dulot ng digmaan. Ilan sa mga akdang ito? 1,000,000 piso ni Macario Pineda at Panagimpan ni Jose Gonzales. Patuloy itong naglathala ng mga kawili-wiling panulat mula 1950s hanggang 1970s. Pero hindi nito tinalikuran ang pagtalakay sa mga isyung pampolitika at pang-ekonomiya, gaya ng korupsyon, political dynasties, private armies, at lumalalang suliraning agraryo. Hindi matatawaran, hindi makakwantify yung dami ng naiambag ng Liwayway sa kultura, no? Hindi lamang sa literary, hindi lamang sa sining, hindi lamang sa aspekto ng comics tradition, kasi technically Liwayway ang naglunsad ng comics tradition sa Pilipinas, no? Sa paglabas ng Mga Kababalaghan ni Kenkoy, no? Naging ano din to, naging popular din yung magazine, no? Dahil may kinalaman siya sa pop culture in from the 60s, 70s and the 80s, no? So, ano siya, kumbaga parang nandito lahat yung sangkap ng isang buhay ng ordinaryong Pilipino. No, bago sumapit yung internet, meron tayong Liwayway na binalikan, meron tayong Liwayway na binabasa, no? Para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at sa pagtataguyod sa nobela, maikling katha at mga kwentong comics, para sa pagbubukas nito sa mga manunulat na humamon sa tradisyon at umakda ng mga makabagong interpretasyon ng mundo, at para sa paglathala ng mga likhang nauukol sa mga katotohanang panlipunan,
ipinagkakaloob ang Gawad CCP para sa sining, para sa pagpapaunlad ng kultura sa Pilipinas ngayong 7 ng Pebrero taong 2020 sa Liwayway Magazine.